Alam ko handang-handa na ang ating panauhing tagapagsalita. Kaya naman sa oras na ito, without further ado. The Pure Gospel to the Whole World Online Broadcast Ministry proudly presents our guest speaker for tonight from Sabah, Malaysia, Pastor Jeremiah Botalon. Pastor, sir, preach to us. God bless you. Praise God. Again, salamat po sa buong pamilyahan, The Pure Gospel to the whole world at ang ating po mga kasamang panelists ngayon, Pastor Joel Mabalay, Pastor Darson Siganay, at Pastor Aldwin Gumba for assisting me tonight at sa atin pong assistant nag-assist sa atin sa technology, Pastor Kenneth Arabis. At binabati ko po kayong lahat sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Truly, it is an honor and privilege na magbahagi po ng salita ng Diyos, especially in this great platform. Salamat sa Panginoon sa mga ganitong pangangaral ng salita ng Diyos. Kahit saan dako tayo naroon, tayo po ay nakakapakinig ng salita ng Diyos. And without any further ado, siguro tayo po ay dumako na sa salita ng Diyos. Tayo pong lahat ay manalangin at samahan niyo po ako manalangin sa oras na ito. Pikit natin ating mga mata. Hallelujah. Luko natin ating mga ulo. Dakilang Diyos, pinupuri ka namin, sinasamba, dinadakila ngayong pong gabi sa pagkakataong itong ibinigay mo sa amin upang makapag-aral, makapakinig ng iyong mga salita. Dalangin ko po, Panginoon, pakisanctify mo bawat puso ng bawat isa sa amin, Lord Jesus. Kung may nasumpungan ka man pong karumihan, kasalanan, patawarin mo kami, linisin mo kami, hugasan mo kami. Abutin mo ang bawat isa, Panginoon, ng iyong mga salita sa oras na ito, Lord O God. Hallelujah. San man silang dako, naroon. Truly, Lord Jesus, your word is not bound, Panginoon. At ang presensya mo ay nasa lahat ng dako. Kaya san man sila naroon, sa kanilang silid, Lord O God, sang lugar man, Lord Jesus, sa lupalop man ng mundo, dalangin ko na abutin mo sila, mangusap ka, especially, Panginoon, God, sa mga first-time viewers namin, first-time listeners ng ganitong pangangaral. I pray, kumilos ka, Lord, God, and also anoint your servant, anoint my lips, anoint your word, anoint every ears ng bawat isang makikinig, and we rebuke, Lord, God, every unbelief in our midst, Lord, God, and every distraction, bigyan mo kami ng undivided attention na makinig ng iyong mga salita. We give you praise and we give you glory. In the mighty name of Jesus Christ, we pray, speak to us tonight. In Jesus' name we pray. Amen, amen, amen. Praise God. Hallelujah. Kung meron po kayong mga Bible, makibukas po kayo sa akin dito po sa Psalms chapter 23. The whole chapter, basahin po natin. Praise God. Sino sa atin dito nakaka-memorize ng Psalms chapter 23? Sabi po rito, the Lord is my shepherd, I shall not want. He maketh me to lie down in green pastures. He leadeth me beside the still waters. He restoreth my soul. He leadeth me in the paths of righteousness for his name's sake. Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. For thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointest my head with oil. My cup runneth over, and then last verse, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So ngayon pong gabi, mga kapatid, nais ko po kayong dalhin sa mensahe, or nais ko po kayong itour sa limang lugar sa aklat ng mga awit, kapitulo 20. Tatlo. So, ang mensahe ng akin, ang titulo ng akin po pangangaral ngayong gabi ay five places in Psalms 23. So, ilan po kaya sa atin dito ang may mga memory verse? I remember way back during my Sunday school days in UPC Tondo Church, yung teacher po namin noon, bago magpalabas, nagpapa-recite muna sa amin ng memory verse. At kapag ka hindi po makapag-recite, hindi po makakalabas. So in short, siya po yung pinakalast na lalabas doon po sa may Sunday school room. So I understand now kung bakit po ginagawa yun ng mga Sunday school teacher para yung mga bata
ay magkaroon po sila ng memory verse at the same time ay matuto silang magbasa ng salita ng Diyos. So, what I did during those times, mga kapatid, nagme-memorize po ako ng mga common chapters. At isa po ito, mga kapatid, sa minemorize ko noon yung Psalms chapter 23. Para every Sunday, meron po akong bala. So, it is good for 6 Sundays. So now, nais kong tanungin ng bawat isa sa atin ngayong pong gabi kung meron po ba tayong memory verse at kung ano po ang ating memory verse. At kung wala po tayong mga memory verse pa, you can start now memorizing Psalms chapter 23. Sapagkat kapag na-memorize po natin ang Psalms chapter 23, hindi lamang po ito basta memory verse, ito po ay pwede na natin, ito po ay isa ng memory chapter. So, kaya at habang minememorize po natin itong Psalms chapter 23, namnamin po natin yung mensahe nito, isa puso natin at atin pong isa buhay, sapagkat talagang ang Panginoon, ang atin pong pastor at hindi po tayo mangangailangan. So we know that the writer of Psalms is King David. I said writer, not author, because we know the Bible has only one author and that is God. So meron pong 66 books ang Bible at meron lamang isang author, ang Diyos. Sapagkat lahat ng nilalaman nito ay galing sa Kanya. Gumamit lamang po siya ng 40 men to write the Bible, including King David. So, si King David, bagamat siya po ang writer ng Psalms, mga kapatid, hindi po lahat ng nakasulat diyan sa Psalms, sa Book of Psalms ay si King David ang nagsabi. Mostly, ito po ay compilation ng songs, prayer, and worship. At mababasa din natin dyan yung ilan sa mga psalms ni Asaph, yung musician ni King David, yung Asaph din ni Moses at iba pa. So, ito po ang gusto kong i-emphasize sa bawat isa ngayon pong gabi, na ang Psalms 23, it is written by King David himself. At sinulat po ito ni King David out of his personal experience to God. Kung tayo po ay tatanungin ang ating personal experience sa Diyos, ano kaya ang masasabi natin sa Diyos? Dito po makikita natin, minamagnify ni King David ang Diyos na siya ang kanyang dakilang pastol. The Lord is my shepherd. I shall not want. He is declaring his total dependence to God. The Lord is my shepherd, I shall not want. As a shepherd, David knew that a sheep is very dependent. As a shepherd, he knew that the sheep is very dependent to the shepherd. So, in short, without the shepherd, mga kapatid, ang sheep hindi po mag-survive. Why? Because no one will protect the sheep from danger. At nais kong sabihin sa bawat isa, mga kapatid, ito po ang kondisyon ng bawat isa sa atin. Tayo po ay mga tupa at nangangailangan po tayo ng pastor sa ating buhay. Salamat na lamang at meron po tayong dakilang pastor at walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat kung wala po tayong pastor, ang sabi ng Isaiah chapter 53 verse 6, all we like sheep have gone astray, we have turned every man to his own way, and the Lord had laid on him the iniquity of us all. So tayo po ay nahalintulad ng scripture sa isang tupa. At bilang tupa, nangangailangan tayo ng isang pastol. Tayo po ay meron kaluluwa, and we need a shepherd of our soul. At salamat nakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo. He is our great shepherd. He is the shepherd of our soul. In John chapter 10 verse 11, sabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, I am the good shepherd. So the one King David referring to in Psalms 23, referring to Jehovah of the Old Testament, he was known in the New Testament as our Lord Jesus Christ. Ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo yung kanyang responsibility bilang isang pastol na savior ng kanyang mga tupa. Kaya sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep. And in Hebrews chapter 13, verse 20, ang sabi po dyan, now the God of peace
that brought again from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep. So wala na pong ibang pastol, hallelujah, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa pamamagitan ng kanyang dugo, ng kanyang banal na dugo, ang sabi po dyan, in-establish niya yung kanyang everlasting covenant sa atin, na tayo po ang kanyang mga tupa at siya po ang ating dakilang pastol. So I would like to tell you, church, that we are lost without Jesus. Lagi ko po itong sinasabi sa mga kapatiran at sa akin po mga Bible study, ito pong napakalagang equation na ito, na everything minus Jesus equals nothing. And nothing plus Jesus equals everything. Because in that equation, mga kapatid, Jesus is everything, mga kapatid. If we have Jesus, we have everything. Because He is everything we need. That's why King David says in Psalms chapter 23, "The Lord is my shepherd, I shall not want." As a good shepherd, Jesus said He is willing to give His life for the sheep. So King David understood this very well. Why? Because before King David became a king, mga kapatid, siya po ay isa po munang shepherd. Nagsimula rin siya bilang isang pastol. At alam niya ang responsibility ng isang pastol. There are times sa kanyang pagpapastol na ang kanyang mga pinapastolan na tupa ay ang kanilang buhay ay nasa panganib, mga kapatid. May times ay natake ng leon at ng oso yung kanyang tupa. Siya po ay very much willing, hallelujah, nasagupay ng leon at ng oso upang isalba lamang ang buhay ng isang tupa. Kaya kung meron man higit na mas nakakaunawa nito pong sinasabi ni King David na Psalms chapter 23 that the Lord is my shepherd, walang iba po kung hindi si Haring David. Dahil by profession, siya po ay isang shepherd. Now, we are trying to establish our faith in our Lord Jesus Christ as our great shepherd. There is only one shepherd of our soul, and that is our Lord Jesus Christ. Pag sinabi pong shepherd, mga kapatid, it is more on leading. Siya po ang nagli-lead. Sa atin as a shepherd, He leads us, and as a father, He feeds us, mga kapatid. So now as a good shepherd, Jesus is leading us or bringing us into these five places na masusumpungan po natin dyan sa Psalms chapter 23. We need to understand these five places that our great shepherd is bringing us. Why? Sapagkat it tells us what it meant to serve God, mga kapatid. To be shepherd by God. Kaya magkaroon po tayo ngayon ng tour in these five places in Psalms 23. Ang una pong lugar na pinagdadalhan ng ating pong great shepherd sa atin ay yung tinatawag po dyan na green pasture. Lilang pastulan. Green pasture. Pagka sinabi pong green pasture, ano po ang papasok sa ating mga isipan? We can think of a good place. We can think of a paradise. Place of abundance. It is a place where everything we need is well provided. This is a place where we were so blessed. So there are times, mga kapatid, ang sabi po dyan, God is making us to lie down in green pasture. Meaning to say, mga kapatid, lahat ng blessing na mayroon tayo, lahat ng mga bagay na ating tinatamasa, ito po ay pinagkakaloob ng Panginoon sa atin. At hindi tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. We pray to God for blessing at tayo po ay biniles ng Panginoon at nanalangin tayo sa Panginoon na tayo po ay dalhin ng Panginoon sa isang magandang buhay at tayo po ay dinala ng Panginoon sa isang magandang buhay. Subalit, mga kapatid, I would like to warn each and every one of us na the danger of green pasture is sometimes in this place we forget God. Meron pong danger, mga kapatid, sa green pasture. Na sa lugar ng abundance, sa lugar ng blessing, marami pong nakakalimot sa Diyos. Many people want blessings more than the blesser. They want healing more than the healer. They want the miracle more than the miracle worker. Many people, they want salvation, but they don't want to receive the Savior in their life. They just want to be forgiven of their sins, but they don't want to accept the Lord Jesus Christ as their personal Lord and Master. Church, the test of Christian life is not just in trials,
but also in blessings. In green pasture, again, ulitin ko mga kapatid, many forget God. And it happens sa maraming mga mananampalataya. Kaya meron pong ganitong prayer si Haring Solomon na isulat niya, at sinabi rin po ito ni Haring David sa Proverbs chapter 30, verse 9. Ang sabi po ni King David, "Lest I be fool and deny thee and say, who is the Lord? Or lest I be poor and steal and take the name of my God in vain." Sa New Living Translation, ang sabi po dyan, "For if I grow rich, I may deny you and say, who is the Lord? And if I am too poor, I may steal and thus insult God's holy name." Simply to say, mga kapatid, ang sinasabi rito ni King David, what he's trying to say, sabi niya, "Lord, huwag mo naman akong sobrang paghirapin. Baka laitin kita." So isa yun sa mga tests of Christian life, yung trials, yung struggles in life. Pero hindi lamang yun, mga kapatid, sabi ni King David, "And Lord, huwag mo naman akong sobrang pagyamanin. Huwag mo naman ako sobrang pagyamanin sa higit sa akin kayang i-handle. Bakit, Lord? Baka makalimutan kita." Meron nga pong isang kwento tungkol sa isang unggoy na umakyat ng puno ng niyog para makakain ng bunga nito, at siya po ay naging successful. Nakakit siya ng puno ng niyog, mga kapatid. And it happens, meron pong dumating na isang malakas na bagyo at inampas ng malakas yung puno, at habang siya po ay nasa itaas, of course, dahil sa malakas na hangin, ay winawas-siwas yung puno, nagsisway ito, back and forth, mga kapatid. At habang sinisway ito ng malakas na hangin, yung unggoy napakalakas nung kanyang kapit sa puno para hindi po siya makabitiw. Now, suddenly, the storm and the wind calm. Naging mainaw ng panahon, yung hangin. Umiip na yung malakas, at lumiip na yung mainaw at malamig na simoy na ang hangin. Then, suddenly, yung unggoy, naging relax po siya, mga kapatid, hanggang sa eventually siya po ay nakatulog. Nung nakatulog po yung unggoy, doon po siya nahulog sapagkat nakabitaw siya sa kanyang pagkakahawak doon po sa puno. At siya po ay tumama sa isang bato at siya po ay binawian ng buhay. Ano ang moral ng story, mga kapatid? Huwag tayong akit ng puno kagaya ng unggoy. Hindi, joke lang mga kapatid. Hindi po yun ang moral ng story. Ang moral po ng istorya, mga kapatid, meron pong mga tao, meron pong mga Kristiyano na sa panahon ng pagsubok, sila po ay nagiging matatag. Sila po ay nagiging malakas yung kanilang kapit sa Panginoon. Sila po ay nagiging prayerful. Sapagkat meron po silang pangangailangan sa Panginoon. Pero pag dumating na yung time na tinubunan ng Panginoon yung kanilang prayer, unti-unti nang nakakalimot sa Panginoon, mga kapatid. Kaya that is the danger of green pasture, mga kapatid. Then, the second place na pupuntahan natin ay yung still waters. Still waters. So, still waters, sabi niyan, he maketh me to lie down in, leadeth me beside the still waters. So minsan nililid tayo ng Panginoon in still waters. Sa green pasture, he maketh me to lie down. Dito naman, God leadeth us into still waters. It is a place where God is leading us to His presence. The presence of God in the Bible, mga kapatid, alam naman nating lahat, ito po ay mostly ay nahihalin tulad sa isang tubig. Diyan sa John chapter 4, yung famous conversation ng Samaritan woman at ng ating Panginoong Hesukristo, na kung saan nag-reveal ang Panginoon doon sa babae na siya po yung source of living water. May mga times sa ating buhay, mga kapatid, ang Panginoon naglalagay ng matinding pagkauhaw sa ating mga puso that we longs for Him. Tayo po ay naglulongs to God in prayer na maramdaman natin at maranasan natin yung kanyang presensya, kagaya ng sabi ni Haring David sa Psalms chapter 42, "As the heart panteth after the water brooks, so panteth my soul after thee, O God." So still waters is the place that you really wanted to feel the presence of God. You are so desperate na, "Lord, hindi ako alis sa lugar na ito, Panginoon, unless maramdaman ko ang iyong
presensya. At tayo po ay pinupuno ng Panginoon ng kanyang presensya. God is leading us, in short, when you say God is leading us into still water, God is leading us into prayer, to a quiet place, to the still waters. And this place, and in this place, we are soaked in God's presence. Sa mga panahon ito, mga kapatid, we could say na napakadaling mag-pray sa Panginoon. Why? Because every time we pray to God, our prayers are being answered. And it is very easy to worship God. Dahil every time na tayo nag-worship sa Panginoon, mga kapatid, nararamdaman natin yung kanyang presensya. But what if there is a drought? Meron pong tagtuyot. Hallelujah. Naranasan na ba natin na mag-pray na parang hindi tayo naririnig ng Lord, or during Sunday worship, hindi natin maramdaman ang presensya ng Lord? Church, we should be like a deer who longs for the water. We should always long for God's presence. And I tell you, God will lead us to still waters. King David's attitude towards God's presence, baka every time hindi niya nararamdaman ang presensya ng Panginoon, sabi niya sa Psalms chapter 63 verse 1, O God, thou art my God, early will I seek thee. My soul thirsteth for thee, my flesh longeth for thee, in a dry and thirsty land where no water is. May mga times din sa buhay ni King David, mga kapatid, na feel niya na nagpe-pray siya, sinisik niya ang presensya ng Lord, pero it seems it was so dry. Siya po ay hindi niya maramdaman ang presensya ng Lord, pero still si King David patuloy siya nagsisik ng presence ng Lord, because King David is very confident. Whenever we seek the presence of God, He will lead us into still waters. And now, church, pumunta po tayo sa pangatlong lugar, at ito po yung Valley of Shadow of Death. Valley of Shadow of Death. Ito po yung lugar na ayaw puntahan ng marami, Pastor Darlson, Pastor Gumba, Pastor Mabalay. Ito po yung lugar na ayaw puntahan ng marami, mga patid. Pero there are times, again, linawin, God allows it. Kaya sabi ni King David, even though I walk through the valley of the shadow of death, hindi ine-exempt ni King David yung kanyang sarili sa mga problema at pagsubok. There are times God allows trials, pain, problems, and struggles in our life not to destroy us, but to strengthen us, to strengthen our faith. This is a place where we are in trials and problems. There are times we feel there was no God. If in the first two place, mga kapatid, ayahay ang buhay natin bilang Kristiyano, we are in green pasture, we are so blessed, our needs being provided, and there are times we are in still waters, we feel the presence of God, and our prayers are being answered, mga kapatid, iba po ang lugar ng valley of shadow of death. It seems there was no help from God. It seems napakalayo ng Diyos sa atin. May mga times na hindi natin maramdaman ang Diyos sa atin pong mga prayer, even in our services. Now, mga kapatid, ito po ang pinaka-danger ng valley of shadow of death. Maraming tao ang tumatalikod sa Diyos in this place. Hallelujah. Why? Because they have a misconception about God. They have a misconception about Christianity. Church, I would like to tell you, Christianity is not about being blessed. It is not about blessing. Christianity, it is about serving God, serving the Lord. It is about acknowledging God as our great shepherd. And whenever and wherever God will lead us, we should follow, mga kapatid. Kaya marami tumatalikod sapagkat marami silang misconception about God at about Christianity. Ito po ang isa sa mga biggest lie of the devil, mga kapatid, na madalas nating maririnig sa kanya, na kapag ka naglingkod daw tayo sa Panginoon, lahat ng bagay magiging smooth na, magiging okay ang lahat, wala ng problema, wala ng pagsubok. Kaya pag dumating yung mga problema, pagsubok, mga kapatid, they start to question God. Akala ko ba, Pastor, pag naglingkod ako sa Panginoon, pagpapalain ako ng Panginoon? You know what, church? Meron tayong maling conception ng Christianity. The fact na naglingkod tayo sa Panginoon, yan po ay isa ng blessing. Hallelujah. The fact na tayo ay niligtas ng Panginoon, the fact na tayo ay tinawag ng Panginoon, mga kapatid, yan po ay isa ng great blessing. So don't listen to the lie of the devil. Even King David himself, hallelujah, sinabi niya, mga kapatid, even though I walk
through the valley of shadow of death, I will fear no evil. Many Christians thought if they will serve God or when they became a Christian, everything will be okay. Everything will be smooth. There will be no struggles. There will be no problems. There will be no trials. As I have said earlier, mga kapatid, kaganina, na the test of Christianity ay dalawang bagay, in blessings and in trial. So the valley of shadow of death, mga kapatid, it could destroy us or it could strengthen our faith. But I would like to assure you one thing na sinabi ni King David, sa panahon na tayo dumadaan sa valley of shadow of death, mga kapatid, God will never leave us. God will never forsake us. Sabi ni King David, even though I walk through the valley of shadow of death, thou art with me. Hallelujah. Kasama natin ang Panginoon. Church, God never promised an easy life. As a Christian, we are no exemption of what is happening in this world. Nung nagkaroon ng pandemic, lahat po tayo affected, mga kapatid. Pag bumabagsak ang ekonomiya, lahat po tayo ay affected. Pagka nakakaroon na kaguluhan sa paligid natin, naapektuhan po tayo, mga kapatid. In fact, Jesus said, itong sinabi ng Panginoon, so don't listen to the lie of the devil. Listen to your great shepherd. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo mismo, in this world, ye shall have tribulation. I've heard many people say, ba't tayo masyado nagpo-focus sa tribulation? Ba't tayo nagpo-focus masyado sa mga problema, pagsubok? Church, hindi tayo nagpo-focus sa mga bagay na yan. Hallelujah. Nagpo-focus tayo sa Panginoon. Sinasabi natin itong mga bagay na ito para lalo tayong maging prepared. Dahil sabi mismo ng Panginoon sa John chapter 16, verse 33, these things I have spoken unto you. Listen to your great shepherd. Ang sabi ng ating great shepherd, these things I have spoken unto you, that in me, sa kanya, sa ating Panginoon, mga kapatid, makakaroon tayo ng kapayapaan. Even in the valley of shadow of death, makakasumpong po tayo ng kapayapaan. Even in sa mundong ito na magulo, magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kaya wag tayo mag-expect ng kapayapaan sa mundong ito. In fact, mga kapatid, don't ever dare to pray for the peace of the world. Hindi po mangyayari yan. Sabi ng Panginoon, pray for the peace of Jerusalem. Sabi na mismo ng Panginoon, in the world ye shall have tribulation, but be of good cheer, I have overcome the world. Church, I would like to bring you into a place, hallelujah, of the valley of the shadow of death. May mga times dadaanan po natin, mga kapatid, isa po sa mga example ng matapat na naglilingkod sa Panginoon na naka-experience ng valley of shadow of death, mga kapatid, walang iba kung hindi si Job. Kung meron man best example, si Job. Sabi sa Job chapter 23, verse 8 to 10, behold, I go forward, but he is not there. You see? Lord, pumunta ako sa unahan, wala ka doon. Sa likuran, Lord, wala ka. And backward, but I cannot perceive him. On the left hand, Lord, wala ka rin doon. Hindi ko nakikita ang iyong mga gawa. And then, on my right, Lord, kinukubli mo ang iyong sarili sa akin, that I cannot see thee. Pero tingnan niyo ang assurance ni Job, na parang si King David. But he know it, the way that I take. When he had tried me, I shall come forth as gold. Huwag nating isipin na inabandonan tayo ng Panginoon. I remember the story of once in the footprints of the sun. Alam niyo yung storya niyan? Na mayroong isang tao naglalakad kasama ang Panginoon. Nung maayos ang lahat, kasama niya ang Panginoon na lumalakad. Pero along the way, dumating yung mga problema, pagsubok, yung alon na malakas. At napansin niya, mga kapatid, doon sa time na yun, nawala ang Panginoon sapagkat meron na lamang isang yapak. At nagsimula siya magtanong sa Panginoon. Ang sabi niya, Lord, bakit sa panahon ng mga problema, pagsubok, hindi kita masumpungan? Iniwan mo ako, Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, anak, kahit kailan hindi kita iniwan. Yung nakikita mong isang yapak doon sa buhanginan, hindi mo yapak yan. Yan ay aking yapak. Sapagkat sa panahon na hindi mo nakaya, kinalong kita sa aking kamay. Kaya gaya ng sabi ni King David, hallelujah, sa Psalms 37 verse 23 to 25, hindi ko na nahilagay yan dyan. Ang sabi ni King David, the steps of a good man are ordered by the Lord, and he delight in his way. And though he fall, he will not utterly cast down. For the Lord upholdeth him with his hands. Ang sabi ni King David, I have been young, and now I'm old. I've never seen the righteous forsaken, nor his seed begging for bread.
Then yung pang-apat na lugar, pumunta tayo mga kapatid, ang sabi diyan, in the presence of our enemy. Dito naman sa lugar na ito, nakaka-experience tayo ng matinding persecution. Ilan sa atin dito marahil na nanonood ng mga mananampalataya, ang ilan sa membro ng ating pamilya ay hindi pa mananampalataya mga kapatid, at tayo po ay inuusig. Tayo po ay inuusig dahil po sa ating pananampalataya, or ilan sa ating mga kaibigan, ilan sa ating mga katrabaho, ilan sa ating mga kaeskwela, ilan sa mga mahal natin sa buhay, inuusig tayo because of our faith in our Lord Jesus Christ. Church, hindi sila ang ating kaaway. Meron pong kaaway, mga kapatid. Nasa mundo pa tayo. Presente pa ang kaaway at ang kasalanan. But we need to understand, God will prove himself na kaya niya mag-provide even in the presence of our enemy. In fact, totoong nangyari ito sa buhay ni King David nung siya po ay tinutugis ng mga Pilistin, nung siya po ay tinutugis ni Haring Saul, at siya po ay nagtago doon sa garrison ng mga kaaway ng mga Philistines. Na-recognize siya ng isang kawal. Ang sabi, di ba ito si Haring David? Ang sabi ng Bible, he feigned himself. Nag-acto siya na isang crazy. At ang sabi nung Hari, hindi yan si Haring David. Si Haring David, matipuno. Si Haring David, makisig. Eh yan, crazy yan. Baliw. Paano magiging si Haring David yan? So instead, mga kapatid, na mapahamak si King David, patayin ng kanyang mga kaaway, pinakain siya, shinelter siya. You see, totoo ang pangako ng Panginoon. Even in the presence of our enemies, kaya pong mag-provide ng Panginoon sa atin. We need to understand, ang blessing ng Lord hindi lamang sa green pasture when everything is fine. But even in the presence of our enemy, God can provide food in our table. In fact, sabi ng Matthew chapter 5 verse 10 to 11, sabi mismo ng ating Panginoong Hesukristo, blessed are they which are persecuted. Saan ka nakakita pinipersecute? But bless tayo po yung mga mananampalataya, mga kapatid. Hallelujah. Kung inuusik tayo dahil sa pangalan ng Panginoon, hallelujah, praise God. Ang sabi rito sa atin ang kaharian ng langit. Blessed are ye. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, when men shall revile you, pinagwiwikaan tayo ng hindi maganda, pinipersecute tayo lahat ng mga masasamang salita, inaakusan tayo ng hindi tama, mga kapatid, dahil sa Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, rejoice and be exceeding glad, magalak tayong lahat, sapagkat great is our reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Yung mga propeta na nauna sa atin, mga kapatid, inusig din nila. Yung mga apostles na nauna sa atin, inusig din nila. Bago pa ang mga apostles, mga kapatid, yung mga propeta na nauna sa mga apostol, inusig din nila. Yung ilan ipinakain sa leon, kung aralin natin ang history, mga kapatid, ginawa silang spectacle, ginawa silang katatawanan. Yung ibang mga Kristiyano, sinusunog ng buhay doon sa kalye, ginagawang ilawan. Church, mismo ang ating Panginoong Hesukristo naranasan na i-persecute sa mundong ito. Sabi sa Matthew chapter 10 verse 22, and ye shall be hated of all men for my name's sake. For my name's sake. But he that endureth to the end shall be saved. Sabi ng Panginoon, kamumuhian tayo ng lahat ng tao. Hindi dahil sa hindi dahil we are so special, mga kapatid, dahil tayo magaling, dahil there's something sa atin. No. It is because of the name of our Lord Jesus Christ. We shall be hated of all men. Pero sabi ng Lord, but he that endureth to the end, the same shall be saved. Meron ako rito ng ibang version, mga kapatid. Sarili, version. Kasi sa Tagalog, ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. So in short, ang hindi makapagtiis hanggang sa wakas, mapipigtas. Mga kapatid. Ang magtiis hanggang sa wakas, maliligtas. Ang hindi makapagtiis hanggang sa wakas, mapipigtas. So we need to understand, church, that we are not greater than our Lord Jesus Christ, nor the prophets who were before us. If they persecuted the prophets, if they persecuted our Lord Jesus Christ, mga kapatid, I would like to tell you, we persecute din tayo ng mga tao
Sabi ng John 15 verse 20, remember the word that I said unto you, the servant is not greater than his Lord. We are not greater than our shepherd. We are not greater than our Lord Jesus Christ. If Jesus himself, as our great shepherd, hindi niya in-exempt ang kanyang sarili, alam natin, in history mga kapatid, na ang ating Panginoong Jesucristo is suffer yung pinakamatindi, the most painful death sa kasaysayan ng humanity. If they have persecuted me, sabi ng Panginoon ko, pinersecute nila ako, pinagsubulan yung kanyang damit, dinuraan siya mga kapatid, nilatigo siya, pinagtawanan siya. Sabi ng Panginoon, if they have persecuted me, they will also persecute you. If they have kept my saying, they will keep yours also. So mga kapatid, it is because of our faith. Kaya minsan nakakaranas tayo ng persecution. Now, the four places na minention po natin, lahat po yan ay transitional. Lahat po yan transitional. The last place is the place na dapat nating i-desire. The place where I really wanted to be, mga kapatid. Dahil itong four places na ito na minention natin kanina, yung green pasture, yung still waters, yung valley of shadow of death, and in the presence of our enemy. I remember Romans chapter 8, verse 28, all things work together for good. Hindi sinabi doon, all things are good. Sabi doon, all things work together for good. At hindi lamang all things work together for good, mga kapatid, naka-specify doon sa mga tao na naglilingkod sa Diyos, sa mga tao na nagsisiibig sa Kanya. All things work together for good. So, hindi mo pwedeng i-quote ang scripture na to kung hindi mo kilala ang yung personal shepherd, hindi mo kilala ang Diyos na personal, mga kapatid. Sabi doon, all things work together for good to them that love God and to them who are called according to His purpose. So the four places, mga kapatid, yung green pasture, God maketh us to lie down. Binibless tayo ng Lord. Siya ang source ng blessing. Walang problema kung sa pagpapahala, mga kapatid, kahit tayo pagpalain ng Panginoon. Still waters. Sabi ng Panginoon, you shall search me and you shall find me if you search for me with your whole heart. Ililid tayo ng Panginoon sa still waters. At since tayo nasa mundo pa, mga kapatid, may mga times na dumadaan tayo sa valley of shadow of death. But we are just walking, sabi ni King David, though I walk to the valley of shadow of death. And then, in the presence of our enemy, God can still provide for you even in the midst of persecution. Kaya mag-provide ng Panginoon sa atin kung tatayo tayo sa ating pananampalataya. Kaya tayong iligtas ng Panginoon, mga kapatid. Kung mapapansin ninyo, yung first two, yan po ay positive thing na nangyayari sa ating buhay. Good things. All things work together for good. Hallelujah. At yung next two, mga kapatid, yung number three and four places, ay yan po yung mga negatibong bagay na nangyayari sa ating buhay. Yung valley of shadow of death and in the presence of our enemy. Totoo ang sabi ng scripture, all things work together for good. But I would like to tell you, mga kapatid, hallelujah. Sinabi ni King David, bago niya sabihin yung panglimang lugar, ang sabi niya, goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Church, yung goodness and mercy, Yan po yung makikita natin dito sa apat na lugar na ito. Whenever we are in green pasture and still waters, mga kapatid, that is the goodness of God. In the green pasture and still waters, you don't get there, mga kapatid, because you are good, but because God is good. Sabi ni Pablo, I am what I am because of God's grace. Sa New Testament, ang goodness, mga kapatid, ang katumbas po niyan ay grace of God. Because of the grace of God, kaya tayo na rin to. We don't earn it. Ephesians chapter 2, verse 8, we are saved by grace. Wala po tayong participation. And then, kung tayo naman ay nasa valley of shadow of death, tayo ay nasa presensya ng ating mga kaaway, mga kapatid, sabi ni King David, naririyan ang mercy ng Lord. Hallelujah. Sa mercy ng Lord, mga kapatid, sasamahan tayo sa valley of shadow of death. Sasamahan tayo sa presence of our enemy. Oh, I really feel the presence of God, mga kapatid. Hindi tayo mawawasak, hindi tayo masisira, kahit idaan tayo ng Panginoon sa apoy, kahit idaan tayo sa hindi tayo mapapalo sapagat ipipreserve tayo ng Panginoon. Sabi ni Jeremiah, ni Prophet Jeremiah sa Lamentations chapter 3, verse 21 to 24, hallelujah, verse 21 to 23,
politics. This one thing I recall in my mind, nung sa time na si Prophet Jeremiah nakaka-experience siya ng valley of shadow of death, he is in the presence of the enemies, mga kapatid. He wants to quit serving the Lord. He wants to give up preaching the word of God sapagat kala niya walang nangyayari, wala namang nakikinig ng salita ng Diyos. Pero ang sabi ni Prophet Jeremiah, this is one thing I recall in my mind. Ito yung bagay na pinapanatili ko sa aking isipan. Hallelujah. Therefore am I hope in the Lord. It is because of the Lord's mercy. It is because of the Lord's mercy that we are not consumed because His compassion faileth not. They are new every morning. Diyan po natin nakuha yung kinakanta natin every devotion. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Church, I would like to tell you there is a big difference about the grace of God and the mercy of God, or goodness of God and mercy of God. Hallelujah. Hindi po yan parehas. Ang goodness of God, yan po ang dahilan kung bakit tayo nasa green pasture. Yan ang dahilan kung bakit tayo nasa still waters. Hallelujah. Hindi dahil sa ating mga sarili. At dahil naman sa mercy ng Lord, kaya na-overcome natin ang valley of shadow of death. Dahil sa mercy of God, na-overcome natin ang ating mga kaaway, mga kapatid. Hindi ba natin naisip minsan sa ating buhay, di ba sumago sa ating isipan? What if, kung sa panahon na tayo ay wala sa Panginoon, kinuha tayo ng kaaway? Church, it is the mercy of God that preserves us. Narinig natin ang mabuting balita. Hallelujah. So the goodness of God, it is something that we don't deserve pero binigay sa atin ng Panginoon. Hindi natin deserve ang green pasture. Hindi natin deserve ang still waters pero dinala tayo ng Panginoon sa lugar na yan. Ang Lord na nagdadala sa atin dyan. Ang sabi ni King David, He maketh me. Ang sabi ni King David, He leadeth me. That is the goodness of God. Dinadala tayo ng Panginoon, mga kapatid. And as well, hallelujah, hindi ang Lord ang reason kung bakit tayo nasa valley of shadow of death, kung bakit tayo nasa presensya ng ating kaaway. Inaalaw ng Panginoon yan sapagat nasa mundo pa tayo. In this world, sabi, you shall have tribulation. You will be persecuted. You will be hated of all men. Pero I would like to tell you, church, naririyan ang mercy ng Lord. The moment you want to give up, the moment you want to quit serving the Lord dahil sa mga problema, pagsubok na dumarating, church, huwag kang mag-give up. Huwag kang mag-quit. Hallelujah. As I have said, yung apat na lugar na yan, mga kapatid, transitional. Transitional lamang yung apat na lugar na yan. May times tayo nasa green pasture. May times tayo nasa still waters. May times tayo po, mga kapatid, ay nasa valley of shadow of death. May times tayo po ay nasa presence of our enemy, mga kapatid. Yung apat na lugar na yan, yan po ay transitional. Hallelujah. But you know what? There is this one place that is not transitional, mga kapatid. Hallelujah. You can stay there as long as you want. Hallelujah. You can stay there forever, mga kapatid. And you know what? I know you know kung anong lugar na ito. Hallelujah. Sa verse 6, sabi ni King David, and I will dwell in the house of the Lord forever. The last place that we are talking about in the book of Psalms, chapter 23, mga kapatid, it is a matter of choice. Hallelujah. I will dwell. Sabi ni King David, the Lord is not leading us there. The Lord is not allowing it. It should be intentional, mga kapatid. Sabi ni King David, I will dwell in the house of the Lord forever. Church, kahit tayo ay nasa green pasture, you can still be in the house of the Lord. Kahit tayo ay nasa still waters, you can be still in the house of the Lord. Kahit tayo nasa valley of shadow of death, we can still be in the house of the Lord. Kahit tayo ay nasa presence of our enemy, we can still be in the house of the Lord. This is the place we should rather be. We can stay in the house of God as long as we want. Walang sino man ang makakapagnakaw sa atin sa kamay ng Diyos. Walang sino man ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo. Sabi ng Romans chapter 8, ang kahubaran, ang mga pamunuan, maging ang kamatayan, ang kaitaasan, mga kapatid, things present, things to come. Sabi ni Pablo, I am very much persuaded. Walang sino man ang pwedeng makapag-alis sa atin sa pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. God will never leave us nor forsake us. He will be with us even unto the ends of the world. Church, anin mo ang green pastures kung wala ang presensya ng Lord. Hallelujah. Anin mo ang still waters if you just feel good pero wala ang presensya ng Lord. Church, lalong hindi natin kayang survive. Hallelujah.
ang valley of shadow of death, ang presence of our enemy, kung wala tayo sa tahanan ng Panginoon. This is the one and only desire of King David. As we study the life of King David, manonotice natin mga kapatid, wala na siyang ibang desire. This is the one and only desire of King David. Ang sabi niya sa Psalms chapter 27 verse 4, one thing have I desired of the Lord. Hindi hiningi ni King David, Lord, gawin mo kong mayaman. Lord, papalain mo ko, Lord. Hindi hiningi ni King David mga kapatid, pero binigay ng Panginoon. Hindi hiningi ni Lord. Hindi hiningi ni King David, Lord, bigyan mo ko ng mga problema. Church, pero dumarating ang mga problema pag subong. Pero isang bagay ang hinihingi ni King David. Ang sabi ni King David, Lord, pwede ba Lord, ayahan mo kong mamalagi? Pwede ba Lord, ayahan mo kong manahan sa tahanan mo buong buhay ko? One thing have I desired of the Lord, that will I seek after. I really feel the presence of God, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Church, even right now, you can be in the house of the Lord, wherever place we are, hallelujah. You are the temple of the Holy Ghost, the presence of the Lord dwelling in our hearts, hallelujah. There is safety, there is protection in the house of God. And I would like to tell you, church, hindi natin magagawang manatili sa tahanan ng Panginoon kung hindi tayo maglilingkod sa Kanya, kung hindi tayo magsiserve sa Lord, kung hindi tayo mag-worship sa Lord. Kaya sabi ni King David, and to inquire in His temple. Hindi pwedeng observer sa house of the Lord, mga kapatid. But I would like to tell you, there is safety. Walang sino man ang pwedeng makagalaw sa atin sa tahanan ng Panginoon. Sabi ng Psalms 91 verse 1, He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide. Mananatili tayo, mga kapatid, under the shadow of the Almighty. I remember the times, mga kapatid, si Peter, because of the anointing of God, sobrang puspos ng banal na Espiritu, wherever Peter and John go, yung shadow ni Peter, pag nadadaanan yung may mga sakit, hallelujah, yung mga may sakit, gumagaling. Church, how much more? Yun lamang ay reflection lamang ng shadow of the Almighty, na yung presensya ng Lord na kay Peter. How much more kung ang presensya ng Lord ay nasa atin? Everything is possible. Church, ang blessing nasa tahanan ng Panginoon, wala sa green pasture. Church, ang blessing wala sa still waters, nasa house of God. There is blessing in the house of God. Why? Because there you can praise God. Hallelujah. You can praise God in the house of God. If you are in green pasture, you can still praise God. If you are in still waters, you can still praise God. If you are in the valley of shadow of death, you can still praise God. Even if you are in the presence of your enemy, you can still praise God. Kaya sabi ni King David, Psalms 84 verse 4, sabi niya mga kapatid, blessed are they that dwell in thy house. They will be still praising thee. Ibig sabihin mga kapatid, they will be still. Ano bang pinagdadaanan natin, may mga problema man tayo pagsubok, hindi tayo hindi mababago ng riches, ng material things. Hallelujah, ng kasaganaan yung ating pananampalataya sa Panginoon. Sabi diyan, blessed are they that dwell in thy house. The secret is in the house of God. Because that is the only place in the book of Psalms na hindi po transitional. Sabi ni King David, I will dwell. Mga kapatid, it is a matter of choice. I will dwell in the house of the Lord forever. It is the best place to be. Sabi niya sa verse 10, mga kapatid, the same chapter, for a day in thy courts is better than a thousand. Church, I believe ang ilan sa atin, marami na puntahan magandang lugar. But I would like to tell you, it means nothing kung wala rin ang presensya ng Lord. Kaya sabi ni King David, mga kapatid, hallelujah, for a day in courts is better than a thousand. Church, kung ang simbahan man natin ay hindi ganun kalakian, mga kapatid, hindi man ganun kaganda ang sound system, mga kapatid, as long nananaan ang presensya ng Lord dyan, yan po ay house of God. Hallelujah. Sabi ni King David, pipiliin ko manatili sa tahanan ng Panginoon. I'd rather be a doorkeeper in the house of God. Ani natin ang malalaking church, ang magagandang church, kung wala doon ang presensya ng Lord, mga kapatid. Sabi ni King David, than to dwell in the tents of the wicked. You know what, church? We will understand everything when we are in the house of God. Kaya ang ganda ng chronological places na pinagdadalhan ng ating great shepherd. Hindi nyo ba napansin naka-arrange? Green pasture, still waters, padecline na padecline, then valley of shadow of death, then the presence of our enemy. Mga kapatid, kapag wala tayong Panginoon, hindi natin maunawaan kung bakit tayo nasa green pasture. Hindi natin maunawaan kung bakit tayo nasa still waters minsan sa ating buhay. Hindi natin maunawaan kung bakit tayo nasa valley of shadow of death. Hindi natin maunawaan kung bakit tayo nasa presence of our enemy.
Pero you know what? Mauunawaan natin lahat ng bagay, mga kapatid, when we are in the house of God. Even Asaph himself, mga kapatid, siya po ay muntikan na mag-backslide when he saw the prosperity of the wicked. He get jealous. Kaya naisulat niya yung Psalms chapter 73. Dinescribe niya, mga kapatid, sabi niya, bakit ganun yung mga mayayaman, yung mga hindi naglilingkod sa Panginoon, yung mga masama, yung mga makasalanan, sila pa yung nananagana at parang walang hangganan ng katapusan yung kanilang pagpapala. Samantalang ako, naglilingkod sa Panginoon, pero dumadanas ng matinding problema, pagsubok. Ang sabi ni Asaph, Psalm 73 verse 16, when I thought to know this, it was too painful for me. Church, as I have said, transitional lang tayo sa apat na lugar. Huwag tayong mag-sightseeing. Daanan lamang natin yung mga kapatid. Kaya sabi ni Asaph, pag iniisip mo mga bagay, it was too painful for me. Pero you know what? Whenever you feel, mga kapatid, life is unfair, you are in problems, you are in struggles, in trials, mga kapatid, persecution, you are being hated, all men, and the water is overwhelming you, mga kapatid, ang green pasture is overwhelming you, mga kapatid, punta ka sa sanctuary of God. Punta ka sa house of God. Sabi ni Asaph, until I went into the sanctuary of God, then understood I their end. Surely, thou did set them in slippery places. Thou castest them down into destruction. How are they brought into desolation as in a moment? They are utterly consumed with terrors. Church, that is not forever. That is not forever. Yung riches ng mundong ito. Yung mga bagay sa mundo, that is not forever. Yung mga nangyayari sa mundo, that's not forever. Sabi ni Asaph, my flesh and my heart faileth, but God is the strength of my heart and my portion forever. Church, kung sa ating paglilingkod sa Panginoon, tayo ay nangihina, tayo ay nanlalamig, we start to question God, mga kapatid, kagaya ni Asaph, ito po ang sikreto, punta tayo sa sanctuary of God, punta tayo sa house of God, maunawaan natin ang wakas ng lahat ng bagay, mga kapatid. Kaya sabi ng Lord, in this world you shall have, in me you will have peace, in this world you shall have tribulation. Ang sabi ni Pablo, mga kapatid, if only in this world we hope in Christ, mga kapatid, we are of all men miserable. Church, stay in the house of God. Stay in the house of God. Hallelujah. Maging desperate tayo, manatili, mamalagi sa tahanan ng Diyos. Sabi ni King David, I will dwell in the house of the Lord forever. Hallelujah. For a moment, mga kapatid, hallelujah sa ating mga tahanan. I believe ang Lord naglalagay ng matinding pagkauhaw, hallelujah, sa ating mga puso, sa kanyang presensya. Kumikilos ang Panginoon, hallelujah, sa mga oras na ito. At church, sumulan mong sambayin ng Panginoon. I-welcome ang Panginoon, hallelujah. Habang ibabalik po natin, mga kapatid, sa ating pong MC,